675 na magsasaka sa bayan ng San Marcelino, Zambales ang nakakuha ng 5,000 piso na Rice Financial Assistance mula sa Rice Competitiveness Enhancement Funds o RCEF ng Department of Agriculture. Sila umanaw ang unang batch ng mga benepisyaryo ng RCEF sa nasabing lugar. Tiniyak ng departamento na ang mga benepisyaryo ay rehistrado sa Registry System for Basic Sector in Agriculture at nagmamay-ari ng 2 hektaryang sakahan. Kasama ng Department of Agriculture at ng pamahalaan ng Bayan ng San Marcelino sa programang ito, ang Universal Storefront Service Corporation Remittance Center. Samantala, sinigurado ni Mayor Elvis Soria na hindi mawawala ang mga operasyon ng mga programang pang-agrikultura ng lokal na pamahalaan. Ito ay ipagpapatuloy pa rin, mayroon mang pandemya o wala. Para sa iba pang balita, isa-isa nang itinatayo ang mga poste para sa San Rafael Flyover sa Bulacan. Tinatayang 768 na milyong piso ang halaga ng proyekto na pinondohan ng Official Development Assistance, Japan International Cooperation Agency. Ang flyover ay para sa mga tumatawid sa crossing ng Plaridel Arterial Bypass Road at sa kalsadang Bag Road. Ayon kay DPWH Regional Director Rosalir Tolentino, pangalawa ito sa mga flyover sa kahabaan ng Plaridel Arterial Bypass Road. Asahan daw na kapag natapos ang San Rafael flyover sa huling bahagi ng 2022, magiging ligtas na ang pagtawid ng mga sasakyan na dumaraan sa kalsadang Bago Road sa Plaridel Arterial Bypass at maiiwasan na ang masikip na daloy ng trapiko. Samantala, hinamon ng National Nutrition Council o NNC ang mga barangay captain at mga barangay nutrition committee na pahalagahan ng sapat na nutrisyon para sa pag-unlad ng komunidad. Ayon kay Health Undersecretary at NNC Executive Director Azucena Dayang Hirang, magsisimula ngayong taon ang pagkapatupad ng mga local government units ng paghahatid ng serbisyong pangkalusugan, nutrisyon at serbisyong panlipunan kasama ang karagdagang pondo na kanilang matatanggap sa bisa ng Mandanas Garcia ruling. Inaasahan na ang mga barangay captain ang mangunguna sa pagpupulong sa mga miyembro ng BNC upang talakayin kung paano wawakasan ang malnutrisyon sa pamamagitan ng pagbuo ng sarili nilang Barangay Nutrition Action Plan na naaayon sa Philippine Plan of Action for Nutrition. Angelica Cara, CLTV News.